So guys, kung meron kang Samsung 8S Plus, kailangan mo pa bang mag-upgrade sa Note 20 Ultra? Kung ang yes. consideration mo ay ang camera? Of course! Tingnan natin ang kanilang physical build. So kung mapapansin niyo guys, is naka-ano siya, naka-angat siya ng let's say 3 mm. At meron siyang tatlong camera dito. Compare naman dito sa aking lumang cellphone na ito. Is naka-flat lang siya, flush lang, at meron na siyang isang camera. So, ang specs ng camera na ito is nandito, at specs naman itong itong camera ito is nandito. So, ginagamit ko na siya ng 2 linggo. And medyo naninibago ako sa kanyang gamitin kasi ito is yung aking tekalan niya na. Nandito is lang yung aking covering is nandito lang, ganito na. Okay. So pag nilalapat ko siya, wala akong or ginagamit, wala akong consideration na parang maumpok siya or mababasag dahil medyo nakatago siya. Unlike dito, nakaano siya. No, nandito siya, nakabukol or naka nakabukol ano bang tawag ng nakabukol ano bang ibang term nakabukol alam eh yan so nakabukol siya pero ito nga ang nabili kong casing na ito or housing is binili ko siya sa Samsung din kaya para, naman pala Samsung din yes Samsung din siya at saka para sa siyempre masiguradong fit siya no oh, and oh. then Ito naman hiwalay dito. Dati kasi nung nung una kong lagay, nandito siya sa may baba. Kaya nung ang tendency kapag nilalagay ko siya sa mesa, nakaganito, no? Or tumatama ito yung camera. Tapos inangat ko siya ngayon para pag nilapat ko siya, nakaangat na ng ganito. Okay. So, yun ang ating consideration. Ngayon naman, sa kanilang output, tingnan man natin. Na naman natin kung ano ba yung output niyan in comparison sa kanilang dalawa. So, nag-take ako ng mga pictures at videos para lalong may compare ang kanilang cameras. Alright guys? Okay guys. Huwag na natin patagalin to. Tingnan na natin.
Okay guys, so dito naman tayo ngayon. Ikukumpara natin ang kanilang selfie cameras. So ang selfie camera nito, itong Note 20 Ultra, ito 'yon, is merong 4K. 4K recording ito naman. Ito naman yung sa Note, sa Galaxy 8S Plus is meron siyang QHD quality. So ito yung kanyang quality. Ayan. So ay yung resolution niya pala, no? So ito naman, okay, yung kanyang quality pinakita ko rin doon, yung aking ilaw. So sinabi ako talaga yung ilagay doon yung ilaw para makita natin kung sabog ba or sunog yung kalalabasan ng video na ito. And then ang isa pang comparison dito is ang kanyang microphone. So ito, siyempre gaya nito, nagre-recording tayo, gamit natin ang selfie camera. So makikita natin kung halimbawang alin ang mas malakas na camera. Pareho lang ng distance siyempre. So ito ang gagamitin kong ang voice dito is Note 20 Ultra. Okay, para yun dito. And then sa Galaxy 8S Plus is para dito. So and then siguro lalapit ako ng konti para makita rin kung gaano ka although yung mga filtering naman ito is pareho lang ano, naka default lang siya. So makikita natin ang aking mga imperfections ng mga dito sa mukha ko. Ilalapit ko talaga para makita ang imperfections. Yan. Kasi siyempre sa mga users is importante itong selfie camera kung halimbawa kung gusto mo namang nakikita yung mga imperfections mo or makita mo ang natural. So ito naman naka-default lang siya. Default. So bahala na kayo mag-decide kung alin ang mas gusto ninyo. So ito siya, ilalapit ko na konti sa Galaxy 8S Plus at ito naman dito naman sa Note 20 Ultra. So yon. Kikita naman ninyo at kayo na lang ang mag-decide. All right guys, thank you very much. Next video, doon tayo.